Kabanata 471. Napatingin si Charlie sa matandang nasa harapan niya, na nasa kanyang dotage. Bahagyang ngumiti at mahinang nagsabi, "Hello Mr. Fay, my name is Charlie Wade." Naramdaman ni Douglas na ang kanyang katawan ay talagang mas masigla kaysa dati. Kaya pinilit niyang bumangon at gusto niyang saluduhan si Charlie, ngunit inabot siya ni Charlie para pigilan siya at nagsalita. "Ginoo, Fay, mahina pa ang katawan mo, kaya huwag kang mag-eksersyon." Nagpasalamat si Douglas, "Mr. Wade, matagal ko nang narinig ang pangalan mo, ngayon ko na rin nakita ang salamat sa pagligtas sa buhay ko, kung hindi dahil sa tulong mo, baka namatay na ako." Ikinaway ni Charlie ang kanyang kamay, tumingin sa gilid patungo kay Stella, nagsalita. "Kung gusto mong pasalamatan, pasalamatan ang iyong apo, kung hindi siya may utang sa kanya. Hindi sana ako nakialam sa mga ganitong bagay." Sinabi iyon, idinagdag ni Charlie. "Nga pala, gusto ko ring banggitin si Mr. Lay sa pagsusumamo para sa iyo." Marahang tumango si Douglas at tumingin kay Stella na may luha sa mga mata. Habang nagkakatinginan ang lolo at apo, si Stella ay umiiyak din habang humahagulgul. Pagkatapos noon, tumingin si Douglas kay Chinghua at huminga ng mahina. "Kuya Lay, ang bagay na ito ng iyong kapatid ay nagdulot sa iyo ng maraming problema." Sinabi ni Chinghua, "Bakit magalang ka pa rin sa akin? Tsaka wala naman akong masyadong naitulong. Panguna sina Mr. Wade at Kezin ang tumutulong sa iyo." Bahagyang tumango si Douglas at muling tumingin kay Charlie, na nagpapasalamat. "Ginoo, Wade, ang iyong dakilang kabaitan, tiyak natatandaan ko, ngunit ako ngayon ay malalim sa kandungan. Maaaring walang kakayahang ibalik ang iyong kabaitan, mangyaring huwag sisihin." Alam na alam ni Douglas sa kanyang puso na mula sa sandaling ito, halos wala na siya. Bagamat mayroon pa ring ilang mga pondo sa personal na account. Ngunit kumpara sa buong pamilya Fay, siyam na baka at isang liyebre lamang. Ang karamihan sa mga ari-arian ng pamilya Fay ay hindi na nauugnay sa kanya. Walang pakialam na sinabi ni Charlie sa sandaling ito, "Okay, iniligtas kita at hindi ko kailangan ng anuman mula sa iyo bilang kapalit. At ang iyong kasalukuyang pisikal na kondisyon ay hindi pa ganap na nakabawi at maaaring mabuhay ng isang taon o dalawa pa. O isang buwan o dalawa pa, ngunit umasa din sa iyong sariling mabagal na paggaling, mabagal na pagsasaayos." Tumango si Douglas at nagpapasalamat na sinabi, "Salamat, Mr. Wade. Salamat." Magalang ding sinabi ni Stella, "Mr. Wade, salamat." Kinawayan ni Charlie ang kamay at nagsalita, "Mr. Fay, may itatanong ako sa'yo, please huwag mong pagtakpan." Bagamat hindi alam ni Douglas ang gustong itanong ni Charlie, mariin pa rin niyang sinabi. "Ginoo, Wade, huwag kang mag-alala, malalaman ko talaga ang lahat at sasabihin ko ang lahat." Bahagyang tumango si Charlie at tinanong siya, "Mr. Fay, gusto kong malaman. Ano ang pagkakakilanlan ng No. 099 Conrad Wo na iyon na nagbid laban sa iyo sa auction?" "Conrad." Nang marinig ito, umiling si Douglas at ngumiti ng mapait. Hindi Conrad ang pangalan niya, pero kapag nasa labas siya, bihira niyang gamitin ang totoong identity niya. Sinabi iyon, idinagdag ni Douglas. Ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay ang panganay na anak ng pamilya Ann, si Marshall Ann. "Marshall Ann." Narinig ni Charlie ang dalawang salitang ito at napatulala ang buong katawan niya. Kabanata 472. Sa kanyang alaala, mayroon siyang tatlong tiyuhin, ang kanyang panganay na tiyuhin na si Marshall, ang kanyang pangalawang tiyuhin na si Marcus Ann, at ang kanyang bunsong tiyuhin na si Martel. Bilang karagdagan, mayroong isang hipag na nagngangalang Tis Ann. Sa katunayan, ang tatlong tiyuhin na ito, pati na rin ang isang hipag, si Charlie ay ilang beses lamang nagkita. Ngunit ang dahilan kung bakit napakalinaw niyang natatandaan ang kanilang mga pangalan ay iyon, tulad ng pangalan ng kanyang ina na si Margaret Ann. Ang lahat ay inspirasyon mula sa isang klasikal na sulatin na kanyang nabasa. Bagamat hindi siya nakapag-aral ng maayos sa kolehiyo, binigyan siya ng kanyang pamilya ng hindi pangkaraniwang pagsisimula bago siya magwalong taong gulang. Siya ay nag-aaral ng mga klasikal na gawa sa ilalim ng pag-aalaga ng kanyang ina mula pa noong bata pa siya. At matagal na siyang pamilyar sa kasaysayan, at tula.
Kaya natural niyang naalala ang pangalan ng tatlo niyang tiyuhin at hipag. At hindi niya pinangarap na ang 099, nakakatiwalag lang sa bukid, ay ang kanyang dakilang tiyuhin. Hindi nakakagulat na parang pamilyar siya sa kanya, ngunit hindi niya maalala kung saan niya siya nakita. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang sariling pakikipagtagpo sa kanya ay masyadong maliit, at higit sa 20 taon ang lumipas. Malaki na rin ang pinagbago ng kanyang anyo kaysa dati noong siya ay nasa 20s. Kaya sa ilang sandali ay hindi na lang siya nakilala. Hindi naiwas ang isipin ni Charlie, mukhang hindi ito para sa kanyang sarili. Noong nagbibid siya sa rejuvenation pill. Kung hindi, hindi siya magsusumamo na alisin ang rejuvenation pill. Pwede ba kay Lolo? Pero, bago ang auction, kinausap ko lang si Mr. Lay tungkol kay Lolo. At malinaw din na sinabi ni Mr. Lay na si Lolo, para sa lahat ng ito, ay palaging hindi naniniwala. Kung gayon para kanino niya kinunan itong pump a butter na tableta. Biglang nag-isip ng malalim si Charlie. Pagkatapos, hindi niya namamalayan na tumingin kay Chinghua na naguguluhan din. Nahulaan din ni Chinghua ang pagdududa sa puso ni Charlie at nakakunot ang noo niyang sinabi. Simula noong namatay ang ama ni Nicolas, wala na akong pakikitungo sa pamilyang An. At ngayon ay binibilang, mayroong higit sa 40 taon, ngunit sa aking pagkaunawa kay Nicolas. Hindi siya dapat maniwala sa isang bagay tulad ng rejuvenation pill. Nang marinig ito, sa wakas ay naunawaan ni Charlie na hindi nakita ni Chinghua ang kanyang dakilang tiyuhin sa loob ng maraming taon, kaya hindi niya ito nakilala sa auction. At si Stella na nasa gilid ay ngayon lang malinaw na nakita ang ekspresyon ni Charlie. Saglit itong nabigla nang marinig niya ang dalawang salitang, Marshall Ann. Bukod dito, nakita rin niya sa sarili niyang mga mata, sina Charlie at Chinghua tungkol sa Marshall na ito, na tila may ilang uri ng eye contact. Sa sandaling ito, agad niyang napagtanto sa kanyang puso. Ginoo, si Wade at Mr. Lay, parehong may koneksyon sa pamilyang An. Kung hindi, hinding-hindi ipapakita ni Mr. Wade ang kanyang takot, at silang dalawa, ay hindi magkakaroon ng ganoong eye contact. Ginoo, hindi na kailangang hulaan ni Lay, dahil sinabi niya lang yun. Wala siyang pakikitungo sa pamilyang An simula nang mamatay ang ama ni Nicolas. Ang pahayag na ito ay itinulak pabalik na nangangahulugan na. Ginoo, maganda ang pagkakaibigan ni Lay sa pamilya An noong nabubuhay pa ang ama ni Nicolas. Ngunit napakabata pa ni Mr. Wade at naninirahan sa mainland. Paano siya makakasama sa pangalawang ranggo na pamilyang An sa Estados Unidos? Sa pag-iisip nito, biglang may naalala si Stella. Ang aking pinakahinahangaang anak na babae ng isang pamilya, si Margaret, ay ikinasal sa malayong China at hanggang sa pamilyang Chinese Wade noon. At pagkatapos ay namatay siyang bata 20 taon na ang nakakaraan. Hindi niya maiwasang umungol sa kanyang puso, isang pamilya, Margaret. Pamilya Wade, Jongquan Wade, Wade, Charlie, Wade. Sa pag-iisip nito, parang bigla siyang may naisip, at ang puso niya ay kilabot. Sa sandaling ito, sa wakas ay nahulaan na niya ang lahat ng pagkakakilanlan ni Charlie. Kaya, hindi lang siya ang sikat na Master Wade ng Oris Hill. Ngunit pati na rin ang panganay na anak at apo ng pamilya Wade. Hindi lang iyon, siya pa ang panganay na apo ng pamilyang An. Ito ang nag-iisang anak na lalaki ng aking buhay idol Margaret An. Ang alamat ay sinabi na si Margaret, ang kanyang asawa, at anak, lahat ay namatay dahil sa isang pagsasabwatan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nakaligtas ang anak ni Margaret. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan ni Stella na siya, ang pamilyang Miss Faye. Akala niya ay isang bagay na malaki siya pagdating niya sa Oris Hill. Ngunit hindi niya pinangarap na sa tanawing ito ng Oris Hill, mayroong isang tunay na personalidad, isang dragon, si Charlie. Kabanata 4,073. Nang makita ang pagkakakilanlan ni Charlie sa mga sandaling ito, para bang kinuha ni Stella ang tunay na dayami na nagligtas sa kanyang buhay. Bigla siyang lumuhad ulit at nabulunan habang nagmamakaawa. Young Master Wade, mangyaring tulungan ang aking lolo at tulungan siyang mabawi ang dakilang kapangyarihan ng pamilya Faye. Nang lumabas ang mga salita ni Stella, natigilan at napatulala si Douglas.
Hindi niya maintindihan kung bakit magsusumamo si Stella kay Charlie na tulungan siyang mabawi ang dakilang kapangyarihan. Pagkatapos ng lahat, kahit na si Charlie ay may rejuvenation pill. Ibigay man niya sa kanya ang rejuvenation pill, makakarouse lang siya. Ang pag-survive ay hindi katulad ng kakayahang mabawi ang dakilang kapangyarihan ng pamilya Faye. Dahil ang kanyang sariling panganay na anak na lalaki ay kumilos upang lipulin siya sa pamamagitan ng mga ugat, siya ay walang paraan upang makipagkompetensya sa kanya. Kahit na, maaaring hindi na siya makabalik sa Estados Unidos. Ang dahilan ay, nang siya ay bumalik sa bansa. Tiyak na ituturing siya ng kanyang panganay na isang tinak sa kanyang tagiliran, at hindi na siya hahayaang makabalik ng buhay anuman ang mangyari. Sa kabilang banda, parehong nabigla at masaya si Qinghua. Gulat na gulat na ma-penetrate ni Stella ang tunay na pagkatao ni Charlie. Ang saya ay talagang humingi siya ng tamang tao, sa ngayon. Bukod kay Charlie, walang pangalawang tao na may kakayahang tumulong kay Douglas upang mabawi ang kontrol sa pamilya Faye. Nagulat din si Charlie sa sukdulan. Alam niyang matalino si Stella, pero hindi niya inaasahan na ganoon pala ito katalino. Marahil narinig niya lang ang pangalan ng kanyang dakilang tiyuhin. Hindi niya napigilan ang ekspresyon niya at nahuli siya ni Stella. Ang maganda ay bukod kay Qinghua, ito ay ang mga sundalo ng cataclysmic front sa paligid niya. Alam nilang lahat na siya ang young master ng pamilya Wade, kaya hindi siya inilantad sa sinabi ni Stella. Kaya, ayaw ding tanggihan ni Charlie, tingnan mo lang siya, mahinang sinabi, paumanhin, ang pabor na ito ay hindi ko maibibigay. Nagmamadaling sinabi ni Stella, paano magiging young master yan? Sa iyong kakayahan, kung handa kang tumulong, magkakaroon ng paraan, para sa mga kondisyon, maaari kang maging bukas tungkol dito. Naniniwala ako na tiyak na ipapangako sa iyo ni Lolo. Si Douglas ay labis na namangha, tumingin kay Stella at nagtanong sa mahinang boses, Stella, ikaw ito. Nakita ni Charlie na nakita na ni Stella ang kanyang pagkakakilanlan. Kaya't kinausap niya ang mga sundalo ng Cataclysmic Front sa paligid niya at sinabing, lumabas muna kayo. Tulad ng utos mo, Mr. Wade. Ilang kawal ang agad na tumalikod at naglakad palabas. Pagkatapos ay tumingin si Charlie kay Carl at idinagdag, you gentlemen, please also take a moment to leave. Napasulyap si Carl kay Douglas at nakita niyang tumango si Douglas, pagkatapos ay sinulyapan niya si Charlie at naglakad palabas. Sa sandaling ito sa silid, tanging sina Charlie, Qinghua, at Douglas, Stella. Tumingin si Charlie kay Douglas sa oras na ito at seryosong sinabi. Ginoo, Faye, ako ang unang apo ng Eastcliff Wade family. Ang aking ina ay ang panganay na anak na babae ng pamilya Ann, Margaret Ann. At ang Marshall Ann na iyon na nakikipagkompetensya sa iyo ngayon, ay ang aking dakilang tiyuhin. Nang marinig ito ni Douglas, nalaglag ang buong panga niya. Sabi niya na may dilat na mata at puno ng takot ang mukha. Ikaw ang anak ni Margaret Ann. Hindi ba't namatay na ang pamilya ni Margaret? Bamantong hininga si Charlie at seryosong sinabi, namatay ang aking mga magulang, ngunit nakaligtas ako. Pagkatapos sabihin iyon, tinanong niya siya, ang dahilan kung bakit namatay ang aking mga magulang. Maaari ba akong magtanong kung may alam kang impormasyon sa loob? Umiling si Douglas at nagsalita, Young Master Wade, noon. Ang balita ng pagkamatay ng iyong ina sa China ay lubhang viral sa mataas na lipunan ng Amerika. Maraming tao ang nagsabi na pinatay siya ng isang tao. Ngunit walang nakakaalam kung ano ang eksaktong nangyari at kung sino ang kasangkot. Nag-iimbestiga na rin daw ang pamilyaan. Ngunit hindi pa ito natukoy, at ang mga tagalabas na tulad namin, mayroon kaming mas kaunting kaalaman. Kabanata 4,074. Sa oras na ito, nagsalita din si Stella sa gilid, Young Master Wade, pagkamatay ng iyong ina. Marami sa kanyang mga alumni sa Stanford, pati na rin ang mga bigwig ng Silicon Valley na nakatanggap ng kanyang pamumuhunan upang maging nangungunang negosyante. Sinusubukan nilang lahat ang lahat para malaman ang katotohanan tungkol sa pagkamatay niya sa loob ng maraming taon. At hanggang ngayon ay walang tiyak na natuklasan. Nang marinig ito, sumabog ang puso ni Charlie sa pagkabigo. Noong una, naisip niya na ang kanyang mga magulang ay pinatay ng pamilya Sue. Ngunit nang matagpuan niya ang pamilyang Sue, napagtanto niya na walang ganoong kakayahan ang pamilyang Sue.
Kaagad pagkatapos noon, naisip niya na dapat malaman ng pamilya Wade ang dahilan kung bakit pinatay ang kanyang mga magulang. Ngunit si Elder Wade ay naguguluhan din tungkol dito. Ngayon naramdaman niya na maaaring may insider information si Douglas na hindi niya alam, ngunit wala rin siyang alam tungkol dito. Ang higit na nagdulak kay Charlie para mawalan ng pag-asa ay tila hindi rin alam ng pamilya ni Lolo ang dahilan. Hindi lang iyon, napakaraming mga dating kaibigan ni Nanay sa Stanford, at napakaraming kumpanya sa internet na kanyang namuhunan. Napakahirap paniwalaan na napakarami sa kanilang nangungunang matatalinong tao ang nagsanib puwersa, ngunit hindi rin nila malaman ang mga pahiwatig. Hindi rin niya alam ngayon, kailangan talaga niyang hanapin ang mga tao, para tuklasin ang mga pahiwatig na may kaugnayan sa pagpatay sa mga magulang. At sa oras na ito, tumingin si Douglas kay Charlie, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang sa liwanag. Sa kanyang opinyon, si Charlie ay apo ni Nicholas Ann. Kung kaya niyang pakilyusin ang lakas ng pamilyang Ann, hindi dapat mahirap tulungan siyang mabawi ang kapangyarihan. Kaya, nagmamadali siyang nagsumamo, "Young Master Wade, nang ahas akong magsumamo sa iyo na tulungan kang mabawi ang kontrol sa pamilya Faye. Kung maaari, gusto kong ibigay ang 20% ng lahat ng industriya ng pamilya Faye bilang gantimpala." Napangiti si Charlie at tinanong siya, "Ano sa tingin mo ay matutulungan kitang mabawi ang kapangyarihan?" Biglang sinabi ni Douglas, "Young Master Wade, apo ka ni Mr. Nicholas Ann. Basta tatanungin mo, sa tingin ko ay tiyak na tutugan ang pamilya Ann sa iyong kahilingan. Sa lakas ng pamilyang Ann, hindi mahirap hawakan ang bagay na ito." Napailing si Charlie at mahinang nagsabi, "Mr. Faye, ang bagay na ito, medyo kinuha mo ito para sa ipinagkaloob. Mahigit 20 taon ko nang hindi nakilala ang pamilyang Ann. Hindi man lang nila alam kung patay na ba ako o buhay, bakit sa tingin mo tutugon sila sa mga kahilingan ko?" Sa pagsasalita dito, bahagyang pinalo ni Charlie at nagtanong, "At saka, ngayon lang kami nagkita, bakit mo naisip na magmamakaawa ako sa pamilyang Ann para sa iyo? Para lang ba sa 20% share mo? Nasaksihan mo ang auction ngayong gabi, kung hahayaan kong alisin ang aking dakilang tiyuhin ang rejuvenation pill na iyon. Siguradong babayaran ako ng pamilyang Ann ng $370 billion. Ngunit hindi ko sineseryoso ang perang ito, sa palagay mo ba ay 20% lang ng shares mo, titingnan ko." Nang marinig ang mga salitang ito, naging kulay abo ang mukha ni Douglas. Inisip na lang niya na may kakayahan si Charlie na tulungan siya. Pero ngayong naisip niya ito, bigla niyang naintindihan iyon dahil lang may kakayahan si Charlie na tulungan siya. Hindi ibig sabihin na obligasyon niyang tumulong. Sa pag-iisip nito, napangiti siya sa sarili at nananges, "Mr. Tama si Wade, ako ang nag-o-overthink." Sa gilid, si Stella ay tila dumanas din ng mabigat na martilyo sa kanyang puso. Sa sandaling ito, bigla rin niyang napagtanto na ang pabor na ibinigay niya kay Charlie. Nadobol na niya ito sa kalahati ng blood dissipation heart saving pill. Kaya anong mga kwalipikasyon ang mayroon siya para humingi ng tulong sa kanya? Sa oras na ito, bamantong hininga si Tsinghua at nagsabi, "Douglas, alam kong nagagalit ka, ngunit dapat mong malaman na halos wala ka. Ngunit na-control na ng kabilang partido ang pamilya Faye na may halaga sa pamilihan na halos $1 trilyong. Sa napakalaking pagkakaiba ng kapangyarihan, hindi ka mananalo." Sa pagsasalita tungkol dito, idinagdag niya, "Bukod dito, kahit na ang pamilya ng Ann ay malakas, imposibleng madaling matulungan kang mabawi ang kapangyarihan, hindi ito digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Sino ang malakas, sino ang makakasira sa kabilang panig, ito ang panahon ng kapayapaan, ang panuntunan ng lipunan ng batas. Ang lahat ay dapat na naaayon sa mga pangunahing legal na prinsipyo. Inagaw ng iyong anak ang iyong kapangyarihan, umaasa sa pinakamataas na planong pang-emerhensya. Isang makatwiran at legal na paraan, inaagaw ng pamilyang Ann ang kapangyarihan ng iyong anak, umaasa sa ano? Aasa ba ito sa pagpapalit ng katarungan ng Diyos?" Kabanata 4,075. Ang mga salita ni Tsinghua para kay Douglas sa ilang sandali ay walang paraan upang pabulaanan. Sa halip, nasa loob siya ngayon ng mas malalim na tinamaan.
At tila gusto ni Ching Hua na ganap na gisingin ang matandang kaibigan na ito nang sabay-sabay, kaya nagpatuloy siya. Douglas, kailangan mong maunawaan, hindi lang inagaw ng anak mo ang posisyon mo. Siya ay pinupukaw ang mga ministro ng sibil at militar upang ibagsak ang iyong dinastiya. Ang iyong pagnanais para sa rejuvenation pill ay naging isang obsession. Naghanda ka ng 200 bilyong dolyar para lang makipagkompetensya para sa pill. Ito ay tiyak na lubos na magpapasigla sa iyong mga anak at apo. Gayun din ang iyong iba pang mga shareholder sa board. Sinasabi ko sa madaling salita, ikaw ay tulad ng matandang emperador noong sinaunang panahon. Isang hindi nag-atubiling gamitin ang kapangyarihan ng isang bansa para sa kanyang sarili kapalit ng mahabang buhay. Ang iyong mga anak at apo, ang iyong mga ministro ng sibil at militar ay hindi na nakikita ito sa paraang nakikita mo. At hindi ka na nilayakapin, kundi hindi ka na pinagkakatiwalaan. Itinuring ka pa nga nila bilang isang mahinang pinuno at malupit, at nais lamang nilang maibalik ang lahat sa landas pagkatapos mong ibagsak. Isipin mo ang iyong sarili, kung hindi ka nawala ang suporta ng lahat sa iyong sarili. Paano nga ang iyong panganay na anak ay madaling at ganap na naaga ang iyong dakilang kapangyarihan? Sa pagsasalita dito, bahagyang huminto si Ching Hua at emosyonal na sinabi. Douglas, lahat ng bagay ay may dahilan at epekto, kailangan mong pagnilayan ang iyong sarili. Sa sandaling ito, tinamaan ng kidlat ang buong katawan ni Douglas. Bago ito, ang alam lang niya ay ang kanyang anak ang umaagaw ng kanyang kapangyarihan. At inagaw ang dinastiya na pinaghirapan niyang itayo. Ngunit ngayon ay napagtanto niya na siya pala ang determinadong maghanap ng mahabang buhay. Kaya rin inaalis ang sarili sa pundasyon ng suporta at pagtitiwala sa sarili niyang dinastiya. Sa ganitong mga kalagayan, ano pa ang gusto niyang bawiin ang kapangyarihan? Isa lang itong panaginip ng tanga. Sa pag-iisip nito, natahimik si Douglas at naluluha. At nagising din si Stella sa sinabi ni Ching Hua. Siya ay umaasa na ang kanyang lolo ay mabuhay ng mahabang buhay. Kaya siya ay lubos na sumusuporta sa kanyang paghahanap para sa mahabang buhay at ang rejuvenation pill. Ngunit bukod sa kabanalan sa anak, dapat siyang magkaroon bilang isang apo. Ang malaking bahagi nito ay nakabatay din sa kanyang sariling interes. Siya at ang kanyang ama, pati na rin ang kanyang mga nakatatandang kapatid mula sa iisang ama at ina. Lahat sila ay palaging walang sapat na ugat sa pamilya at kailangang umasa sa pagpapala ng matanda upang mabuhay ng mas madali. Kung ang matanda ay namatay ng maaga, ang kanyang ama, bilang bunsong anak, ay tiyak na makakakuha lamang ng pinakamaliit na benepisyo. Ito ang pinakabuod ng usapin. Ang pagnanais niyang mabuhay ang kanyang lolo ay hindi nangangahulugan na ganoon din ang iniisip ng iba. Sa oras na ito, biglang nagsalita si Charlie ng malamig at sinabing. Noon, bumangon si Yan Wang Zudi sa pagre-rebelde, matapos itaboy ang kanyang pamangkin na si Jian Wan Emperor palabas ng palasyo. Nahihirapan pa rin siyang matulog at kumain, at ginugol niya ang kanyang buhay sa paghahanap sa kinaroroonan ni Jian Wan Emperor. Dapat ka na ring mag-ingat sa iyong anak na nagtutulak sa iyo sa pagkalipol. Tumingin si Douglas kay Charlie, ngumiti ng mapait. Siya, hindi dapat maging masyadong mabisyo sa ganitong lawak, ngayon lang siya nakausap. Bukas din at tapat sa akin, ang ibig niyang sabihin, hanggat hindi ako babalik sa Estados Unidos. Hahayaan niya akong mabuhay sa natitirang bahagi ng aking buhay sa bansa. At kapag namatay ako, hayaan mong dalhin ni Stella ang mga labi ko pabalik sa Estados Unidos para ilibing. Mapaglarong ngumiti si Charlie, umiling at seryosong sinabi. Sa aking palagay, ang dahilan kung bakit niya ito sinabi ay batay sa saligan na sa palagay niya ay mabubuhay ka ng hindi hihigit sa isang buwan o dalawa. At marahil ay iniisip din niya na pagkatapos mong masigla, malamang na mamatay ka sa mismong lugar sa auction. O mula nang bumagsak ang auction kaya ang ilang araw na natitira, ay patuloy na nabawasan ng malaki hanggang sa mas kaunti pa. Sa pagsasalita tungkol dito, tumingin sa kanya si Charlie at mahinang sinabi. Kung hindi lang kita niligtas ngayon, baka nakuha na niya ang gusto niya. Nang marinig ang mga salitang ito, nabigla ang ekspresyon ni Douglas. Mahigpit ang ekspresyon ni Charlie sa oras na ito habang patuloy itong nagtatanong sa kanya. Isipin mo lang kung alam niya na mayroon ka ngayong isa o dalawang taon ng pag-asa sa buhay para sa wala.
Magiging kalmado pa rin ba siya at hahayaan kang mabuhay sa natitirang bahagi ng iyong buhay sa bansa? Kabanata 4,076. Ang tanong na ito ni Charlie ay nagpalundag sa puso ni na Douglas at Stella. Noong una ay inakala ni Douglas na bagamat nawala sa kanya ang dakilang kapangyarihan ng pamilya Faye, siya ay magkakaroon ng kahit isa o dalawang taon pa ng buhay. At dahil ang Charlie's rejuvenation pill ay magpapatuloy sa auction sa susunod na taon, baka may pagkakataon pa siya. Ngunit nang marinig niya ito, napagtanto niya na siya ay masyadong maasahin sa mabuti. Sinisikap ng kanyang anak na hayaan siyang mamatay sa bansa, na batay sa pagkamatay ng mas mabilis. Paano kung mabagal siyang mamatay? Sa pag-iisip nito, nakaramdam ng panginginig si Douglas. Medyo natarante din si Stella bigla. Hindi niya sinasadyang tinanong si Charlie, Young Master Wade, kung gayon ano sa palagay mo, ano ang dapat gawin ngayon ni Lolo? Tahimik na sinabi ni Charlie, sa ganitong oras, huwag isipin na maaari ka pa ring pumatay ng isang pagbabalik sa tuktok. Ang tanging pagpipilian ngayon ay upang makahanap ng isang paraan upang mabuhay habang tinatanggap ang pagkatalo. Agad na sinabi ni Qinghua na may bahagyang pag-aalala, Young Master Wade, siya at ang kanyang apo ay walang maaasahan sa Oris Hill. Kahit na may Carl sa paligid, ngunit kung nalaman ng kabilang partido na si Douglas ay buhay, tiyak na mahihirapan siyang matulog at kumain sa oras na iyon. Natatakot ako na hindi siya makakalaban at personal na magpadala ng mga tao, kung gayon, si Carl lang ay hindi sapat upang labanan. Tumango si Charlie, tumingin kay Stella, sinabing walang pakialam. Ginoo, tama si Lay, at ang kabilang partido ang namamahala sa halos $1 trilyong ng mga ari-arian ng pamilya. Tehim nilang mapakilos ang mga eksperto at hindi matatakot kahit isang buhok. Ang mga kakayahan ng katalinuhan ay hindi nasusukat. Kahit na gusto ninyong magtago ng iyong lolo, tiyak na hindi mo magagawa. Biglang kinabahan si Stella, hindi na makabalik sa United States bale. Ngunit kung ang kabilang panig ay talagang nawala ng pasensya at kumilos upang patayin ang kanyang lolo ng maaga, wala silang mga hakbang sa ngayon. Sa oras na ito, hindi maiwasan ni Qinghua na makiusap kay Charlie. Young Master Wade, kung wala silang makakakanlong sa kanila, natatakot ako na maraming krisis. Nakikiusap ako sa iyo na makita mong wala silang maaasahan, subukan mong mag-isip ng walang kabuluhang plano para sa kanilang dalawa. Upang mabuhay si Douglas sa natitirang bahagi ng kanyang buhay sa kapayapaan. Walang magawang sabi ni Charlie, Mr. Lay, nakapag-book na ako ng aking biyahe at aalis ako sa Estados Unidos kasama ang aking asawa sa katapusan ng buwan. Kahit na iwan ko sila sa pangangalaga ng aking mga tauhan sa Oris Hill ngayon. Kapag ang kabilang panig ay talagang hinahanap sila, maaaring hindi sila maprotektahan ng aking mga tauhan. Ibinaba ni Stella ang lahat ng dignidad sa oras na ito, muling lumuhod sa magkabilang tuhod, humihikbi nang hindi mapigilan na sinabi. Young Master Wade, ang aking lolo at ako ay desperado na ngayon, mangyaring maging maawain. Kahit paano protektahan ang buhay ng aking lolo, para sa aking sarili sigurado akong hindi mo kailangang mag-abala, pakiusap. Si Charlie ay orihinal na ayaw makialam sa mga gawain ng pamilya Faye. Dahil malinaw din sa kanya na ang mga ganitong bagay ay lampas sa kanyang kasalukuyang kakayahan. Kahit na ang kanyang sariling personal na lakas ay napakalakas, ngunit imposibleng laging bitbit ang dalawa sa kanya. Bagamat maganda rin ang lakas na kaya niyang kontrolin pero kung tutuusin, mababaw pa rin ang pundasyon kumpara sa pamilya Faye, tiyak na malaki ang agwat. Bukod dito, hindi siya handang makipagkilala sa pamilyang Ann sa ngayon. Higit na kaunti upang magmakaawa sa pamilyang Ann para sa pamilya Faye. Bagamat may cataclysmic front pa sa kanyang kamay. Pero hindi naman niya hahayaang makipaglaban si Joseph sa mga sundalo ng front, di ba? Ang front ay isang mersenaryong organisasyon, sa pagsasalita ay tila napakalakas, ngunit maaari lamang mabuhay sa mga bitek ng mundong ito. Kung talagang hahayaan niya ang cataclysmic front na pumunta sa United States para itigil ang gulo. Iyon din sa nangungunang pamilya ng Estados Unidos bilang isang kaaway, sa sandaling makialam ang Estados Unidos. Ang Cataclysmic Front ay tiyak na walang pagkakataong manalo.
Sa pag-iisip tungkol sa cataclysmic front, biglang may naisip na plano si Charlie. Pagkatapos, bumantong hininga siya at sinabing, kaya lang, sa kasalukuyang sitwasyon, tiyak na hindi ka maaaring manatili sa Oris Hill. Pupunta ako sa Estados Unidos kung ang kabilang panig ay talagang nagpadala ng mga tao upang pumatay. Hindi ko mapoprotektahan ang iyong kaligtasan, kung gayon ikaw sa Oris Hill ay magiging mas ligtas. Ngunit kahit na mahanap ka nila, wala silang magagawa sa iyo sa teritoryo ng Cataclysmic Front. Cataclysmic Front. Nang marinig ni Stella ang mga salitang ito, hindi niya sinasadyang nagtanong. Young Master Wade, hindi ba ang Cataclysmic Front at ang pamilyang Wade ay mga kaaway? Humihingal at tumawa si Charlie at mahinang sinabi, lumang kasaysayan na yon. Ngayon mahigit 50,000 katao pataas at pababa sa Cataclysmic Front ang lahat ay tapat sa akin. Kabanata 4,077. Pagkasabi ni Charlie ay natulala na si Stella at Douglas to the point na nalaglag ang panga. Bahagyang binigay ni Charlie ang pangungusap, ngunit sa pandinig ng mga lolo't lola at apo, ito ay tulad ng isang gamulong na bagyo. Hindi pinangarap ng lolo't lola at apo na naibigay ng pamilya Wade ang kalahati ng mga ari-arian ng pamilya nito. Lahat sa Cataclysmic Front kapalit ng netting ng Cataclysmic Front Master Joseph, ngunit sa katotohanan, ito ay eksaktong kabaligtaran. Ang pamilya Wade ay hindi lamang hindi ibinigay ang kalahati ng kanilang mga ari-arian ng pamilya sa Cataclysmic Front. Sa halip kinuha ni Charlie ang buong front sa ilalim ng kanyang utos. Isa itong mersenaryong grupo ng 10,000 tao. Ang gayong mersenaryong grupo, bagamat hindi maihahambing sa militar ng Estados Unidos ng Amerika. Ngunit ang sukat at kapangyarihan nito sa pakikipaglaban ay hindi na maihahambing sa isang mayamang pamilya tulad ng pamilya Faye. Hindi pa nagre-react ang utak ni Stella, habang si Douglas ay biglang natauhan at sinabing bigla. No wonder sa oras ng pagpasok, minsan naglabas ng pagdududa si Carl. Sinasabi na ang mga security personnel dito ay halos lahat ay eksperto sa martial arts. Ang pinakamababang cultivation ay isang 3-star martial artist, ang mas mataas ay may ilang 5-star martial artists. Napakaraming eksperto, kahit na si Carl ay hindi maihahambing, sa palagay ko ito ay mga tao ng Cataclysmic Front. Tumango si Charlie at prangka at handang sinabi. Tama, ang responsable sa seguridad ng buong auction sa pagkakataong ito ay pawang mga sundalo ng Cataclysmic Front. Yung Carl na binanggit mo, dapat siya yung sumusubaybay sa'yo ngayon lang, diba? Talagang maganda ang kanyang cultivation level, naabot na niya ang level ng 7-star martial artist. Na ito rin ang antas ng 4 na Great Battle Commander na nagtatrabaho sa Cataclysmic Front. Gulat na tumingin si Douglas kay Charlie at bumulong. Young Master Wade, ikaw, paano mo nalaman na si Master Yuan, siya ay isang 7-star martial artist? Sa katunayan, sa pagtatanong nito, may sagot na si Douglas sa kanyang puso. Bakit alam ni Charlie ang antas ng paglilinang ni Carl? Ang tanging posibilidad ay ang kanyang cultivation level ay mas mataas kaysa kay Carl. Lalong nabigla si Stella, mas naramdaman niya sa sandaling ito na isa lang siyang ulap at putik kumpara kay Charlie. Sa sandaling ito, unang tumawa si Charlie nang walang sinasabi. At pagkaraan lamang ng ilang sandali ay tumawa siyang muli at sinabing, kung hindi, G. Faye, ano ang sa tingin mo ay umasa ako upang masupol ang Cataclysmic Front? Sa pagiging gwapo ba, biglang naputol ang depensa ng tulalang Stella nang marinig ang sinabi ni Charlie. Hindi niya napigil ang mapatawa, at saka nagmamadaling itinikom ang kanyang bibig sa matinong paraan. Ngunit ang mahinang tawa din na ito ang nagpapahinga ng husto sa kanyang kalooban. Sa wakas ay naunawaan din ni Douglas sa oras na ito na ang dahilan kung bakit si Tony. Yung kanina pa nagpoprotekta kay Stella, nawala na dito, dapat gawa din ni Charlie. At minsang sinabi ni Carl na ang makakapagpawala kay Tony ng walang tunog ay dapat na eksperto sa mga eksperto. At isa na nakalusot na sa madilim na kaharian. Kaya parang si Charlie ay dalubhasa sa Dark Realm. Kung hindi, hindi niya maaaring kunin ang Cataclysmic Front sa ilalim ng kanyang utos. Sa pag-iisip nito, ang kanyang titig ay nakakasindak, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha habang nakatingin kay Charlie.
Yumuyuko nang may paggalang sa kanya at magalang na sinabing, si Young Master Wade ay may ganoong tagumpay sa murang edad. Ang kinabukasan ng pamilya Wade ay tiyak na walang limitasyon. Bahagyang ngumiti si Charlie, tumingin sa oras, at nagsalita, "Mr. Fay, gabi na, dapat umalis na rin kayo ni Miss Fay." Pagkasabi nun, tumingin si Charlie kay Stella at seryosong sinabi, "Miss Fay, ipapaalam ko kay Joseph, pagdating mo sa Middle East. Tatretuhan ka ng mabuti, ngunit pagkatapos ng lahat, ito ay ang gitnang silangan. Ang mga kondisyon ay medyo mahirap, kailangan mong malampasan ni Mr. Fay at kailangan mong tiisin ito." Alam na alam din ni Stella na kahit may kakayahan si Charlie na tulungan si Lolo na mabawi ang kapangyarihan, siya mismo ay hindi kwalipikadong humingi ng tulong sa kanya. Ngayong handa na si Charlie na iligtas si Lolo at ang kanyang buhay, ito ay itinuturing na isang mahusay na kabaitan. Kaya, nabulunan siya ng pasasalamat at sinabing, "Salamat, Young Master Wade, sa iyong dakilang kabaitan, hindi ko ito malilimutan." Kinawayan ni Charlie ang kanyang kamay at idinagdag, "Samahan mo muna si Mr. Fay sa ospital. Ipapahanda ko ang isang tao ng ilang pagkain at mga supply, at pagkatapos ay maghanda ng ilang pang-araw-araw na pangangailangan upang may hatid ka sa barko ng maaga." Si Stella, habang lumuluha, ay paulit-ulit na tumango at nabulunan, "Salamat Young Master Wade, salamat." Bahagyang ngumiti si Charlie, tumingin muli kay Douglas, at nagsalita, "Mr. Fay, kailangan mo pang makipagtulungan sa susunod." Kabanata 4078. Pagkalipas ng ilang minuto, may ilang mga security personnel na nagdala ng stretcher sa takot at binuhat si Douglas palabas ng VIP room. Diretso sa auction hall, at lumipad palabas ng banquet hall sa buong view ng lahat. Habang tumatakbo, sumigaw ang mga security personnel, "Umalis ka, ang pasyente ay naghihingalo at dapat ipadala ka agad sa ospital." Sinundan ni Stella ang sugod, umiiyak na sa malaperlas na luha. Ang karamihan ng tao sa auction na nanunood sa mga tauhan na dinadala si Douglas, isa-isa, ay hindi maiwasang mapaungol. Ngayon lang, dahil sa biglaang pagkahimatay ni Douglas, nasuspind ang buong auction. Pagkaraan, agad na dinala ng convoy na inayos ni Isaac si Douglas sa ospital. Nang wala na sina Douglas at Stella, sinabi ni Charlie, na nasa VIP room, kay Chinghua, "Ginoo, Clay, kung malaman ng anak ng pamilya Fay na nawawala sina Mr. Fay at Stella, maaaring pilitin kanya na ituloy ang mga detalye, at pagkatapos ay kailangan mong tiisin ang pressure." Nakangiting sabi ni Chinghua, "Huwag mag-alala si Young Master Wade. Ang balimatard na iyon ng pamilya Fay ay walang lakas ng loob na gumawa ng anuman sa akin. At saka, hindi ko sila sinundan sa ospital, ang kanilang kinaroroonan pagkarating sa ospital ay hindi alam. Ano ang silbi ng paghahanap sa akin? Wala akong alam." Umiti si Charlie at tumango, sinabi, "Dahil iyon ang kaso, kung gayon ang iyong junior ay magaan." Ibinalik ni Chinghua ang ngiti at pagkatapos ay tinanong siya, "Tama Young Master Wade, iniisip ko kung ano ang gagawin mo sa Estados Unidos sa pagkakataong ito." Ibinalik ni Charlie ang mga salita, "Sasamahan ko ang aking asawa na dumalo sa isang refresher course sa Providence." Nagulat si Chinghua at sinabi, "Ang Providence ay nasa East Coast. Nasa West Coast ako, may higit sa 4,000 kilometro ang pagitan natin. Ngunit kung may oras si Young Master Wade, maaari kang pumunta sa Los Angeles para lumiko. Talagang magbibigay ako ng magandang mabuting pakikitungo kung gayon." Tumango si Charlie at ngumiti, "Sige kung may oras, bibisita talaga ako." Napangiti si Chinghua at nagtanong, "Young Master Wade, kumusta ang auction?" Umiti si Charlie, "Hiniling ko kay Miss Song na suspindihin ang auction. Hayaan mo muna silang maghintay, at magsimula ulit kapag natapos ko na ang pag-aayos." Tumango si Chinghua at sinabing may nakaarkong kamay, "Young Master Wade, pagkatapos ay babalik din ako sa venue at maghihintay muna." Pagkatapos sabihin niyon, nakangiti niyang sinabi, "Ngayong gabi, itong rejuvenation pill. Mukhang nahulog sa mga kamay ng Bernard Elnor na iyon. Itong auction na ito, talagang naging ups and downs, mga aksidente sa paligid." Nagkibit-balikat si Charlie na walang magawa at nakangiting sinabi,
Hindi naman, akala ko mabibili ito ni Mr. Fei, pero hindi ko inaasahan na magiging ganito. Tinanong siya ni Qinghua, tama yung Master Wade, wala kang balak makipagkita kay Marshall. Ayon sa mga patakaran ng iyong auction, kahit na siya ay pinatalsik sa lugar bago matapos ang auction. Hindi siya maaaring umalis ng hotel nang walang pahintulot sa sandaling ito, tama ba? Umiling si Charlie at nagsalita, kalimutan mo na, walang makikita. Bagaman hindi ako masyadong sigurado kung ang pamilya ng Anne ay kaaway o kaibigan. Ngunit alam ko na hindi gaanong inisip ng buong pamilya ng Anne ang aking ama noon. Noong una ang aking ina ay gumawa pa ng paraan upang gumuhit ng linya sa pamilya upang pakasalan siya. At sa loob ng maraming taon pagkatapos, walang gaanong pakikipag-ugnayan sa pamilyang Anne. So I guess they wouldn't treat me too well, so why make a fool of myself? Iyan ay hindi kawili-wili. Seryosong sinabi ni Qinghua, kung alam ng pamilyang Anne ang iyong kasalukuyang mga tagumpay, hindi ka nila tretuhin ng masama gaya ng sinabi mo. Tumawa si Charlie, kung dahil ito sa rejuvenation pill o anumang iba pang dahilan kung bakit sila tumingin sa akin. O kahit na nagmamalasakit sa akin, kung gayon mas mabuti na huwag mo silang makita, gaya ng sinasabi ng matandang kasabihan. Walang nagtatanong sa mahirap na lungsod, ngunit ang mayayaman ay may malalayong kamag-anak sa malalim na kabundukan, ayaw kong mangyari ito sa akin. Nag-isip sandali si Qinghua, nagsalita, Marshall incognito para lumahok sa auction. Isipin na ang pamilya Fei ay may ilang mga problema sa kalusugan. Malamang lolo mo, nag-aalala ako baka sakaling hindi ka pumunta. Kung sakaling may problema ang lolo mo o ang iba, pag-iisipan ito ng iyong puso. Ikinaway ni Charlie ang kanyang kamay, walang ganoong mga bagay, hindi sila magalang sa aking ama. Sa nanay ko, nahirapan din sila, kahit sino sa kanila ang may kondisyon, hindi ko naiisipin. Tahimik na sinabi ni Charlie, bukod dito, kung mayroon man sa kanila, talagang may emergency na sitwasyon, tiyak na siya mismo ang darating. Sa halip na hayaan ang dakilang tiyuhin kong iyon na pumunta upang bilhin ang mga tabletas ng rejuvenation. Kaya kung talagang mayroong isang sitwasyon, hindi ito magiging masyadong kritikal. Kabanata 479. Sa opinyon ni Charlie, dahil hindi malinaw kung kaaway o kaibigan ang Anne family. Natural na hindi na kailangan para sa kanya na aktibong ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Kung sino sa pamilyang Anne ang talagang nangangailangan ng rejuvenation pill. Ayaw niyang tuklasin ito pansamantala. Naramdaman din ni Qinghua na may katuturan ang sinabi ni Charlie. Dahil ang pamilyang Anne ay maaaring hayaan si Marshall na pumunta upang tuklasin ang katotohanan. Pinatunayan nga nito na hindi ganoon kapura ang kanilang pangangailangan para sa rejuvenation pill. Kung hindi, sila ay dumating sa kanilang sarili tulad ni Douglas. Kaya, iniangat niya ang kanyang kamay kay Charlie at ngumiti. Young Master Wade, babalik muna ako sa eksena. Tumango si Charlie at sinabing, bumalik ka muna at maghintay sandali. At gagawa ako ng ilang mga pagsasaayos para magpatuloy ang auction. With that, nagpaalam si Qinghua at lumabas ng VIP room. Pagkaalis ni Qinghua, kinuha ni Charlie ang telepono at tinawagan si Melba. Sino ang namamahala sa pagpapadala ng ISU at nang dumating ang tawag sa telepono? Direkta niyang tinanong siya, Melba, may mga barko ba na pupunta sa Middle East sa malapit na hinaharap? Oo, sinabi ni Melba, ang unang batch ng butil na ipinangako mong ibibigay sa Syria ay naikarga na sa daungan ng Haicheng. At maglalayag sa susunod na 2 araw. Agad na sinabi ni Charlie, dapat mong piliin ang pinakamapagkakatiwala ang kapitan at ang kinakailangan at makina at iba pang mga tripulante. Ipasimulang maghanda sila ngayon, subukang tumulak ngayong gabi. Ipapahatid ko sa mga sundalo ng Cataclysmic Front ang 2 tao mamaya. Dapat silang pumunta sa gitnang silangan sa barkong ito, siguraduhing panatilihin itong mahigpit na confidential. Nang marinig ni Melba ang utos ni Charlie, hindi na siya nagtanong ng anumang detalye at agad na sinabing. Okay Mr. Wade, ako na ang mag-aayos. Dapat makapaglayag tayo sa loob ng 2 oras sa pinakamaaga. Kailan darating ang mga taong gusto mong ipadala? Tiningnan ni Charlie ang oras at sinabing, mag-aayos ako ng isang helicopter para ipadala sila.
Kung mabilis lang, aabutin lang ng isang oras o dalawa. Tuyong sinabi ni Melba, kung gayon ay aayusin ko ito, hayaan silang maghanda para tumulak. Bukod dito, ipapahiwalay ko sa kanila ang kalahati ng living area sa barko. Para wala sa kanila ang papayagang pumunta sa kabilang kalahati ng lugar sa oras na yon. Mabuti, masayang sinabi ni Charlie, kung gayon ay ayusin mo muna ito. May ihahanda din ako sa aking panig, at may makikipag-ugnayan ako sa iyo para i-dock ang mga partikular na detalye. Sige. Pagkababa ng telepono, kinuha agad ni Charlie ang intercom at nagsalita. Nandyan ba si Rolly? Puntahan mo ako sa VIP room. Nauna nang inutusan ni Charlie si Isaac na magpareserba ng marangyang suite para kay Rolly sa VIP building ng Shangri-La. Para madalas siyang manatili rito, kaya ngayong gabi ay sumali rin si Rolly sa auction bilang isa sa mga security personnel. Ilang sandali pa, si Rolly, na nakasuot ng uniforme ng seguridad at may magiting na tindig. Dumating sa VIP room na may mabilis na hakbang, at nang makita niya si Charlie, magalang niyang sinabi. Ginoo, Wade, hinahanap mo ako. Tumango si Charlie at sinabing. Rolly, pumunta ka at bumili ng ilang pang-araw-araw na pangangailangan pati na rin ng pagkain, damit, at mga personal na gamit na kailangan ng iyong mga babae. At pagkatapos nito, kailangan mong magpadala ng 2 tao sa Middle East para sa akin magdamag. At bumalik pagkatapos ibigay sila kay Joseph. Hindi nagtanong si Rolly ng anumang mga detalye at agad na sinabi, kung gayon, gagawin ko ito. Pagkatapos sabihin niyon, bigla siyang may naalala at nagmamadaling nagtanong, kailangan ko bang maghanda ng pasaporte? Kung normal na dumaan sa customs exit, naturally, kailangan mong maghanda ng isang pasaporte, sa labas ng customs at sa customs kailangan na gamitin ito. Gayunpaman, kung ang paglabas sa pamamagitan ng hindi normal na mga channel, ang pasaporte ay karaniwang hindi gaanong ginagamit. Pagkatapos ay sinabi ni Charlie, hindi na kailangang maghanda ng mga pasaporte, sumakay na kayo sa bangka para umalis ng magdamag. Ipapasalubong kita doon ni Joseph. Okay, Mr. Wade. Agad na tumango si Rolly at sinabing, kung gayon, gagawin ko ito. Kabanata 480. Matapos ayusin ang lahat, bumalik si Charlie sa monitoring room. Sa puntong ito sa monitoring room, makikita na tahimik ang auction site. Ang lahat ay mitiyagang naghihintay para sa muling pagsisimula ng auction, maliban kay Bernard Elnor na ngayon ay sabik na kinakamot ang kanyang mga tainga. Ang kanyang kalooban ngayong gabi ay umakyat sa langit at bumalik sa lupa ng ilang beses. Sa wakas ay umabot na sa pinakamataas sa sandaling ipahayag ni Douglas ang kanyang pag-alis. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang kanyang kalooban ay nagsimulang maging balisa at pangamba. Natatakot na baka may magkamali na naman sa usaping ito. Sa oras na ito, sa wakas ay natanggap ni Warnia ang pahintulot ni Charlie at sinabi sa mikropono. Mga ginoo, ang No-035 ay ipinadala sa ospital para sa paunang lunas dahil sa isang biglaang sakit. At ibinigay na siya mismo ay nagpahayag na siya ay sumuko sa kompetisyon para sa huling rejuvenation pill na ito. Ang aming pagkakataon na bilhin ang rejuvenation pill na ito ay mapupunan ng No-016. Nang marinig ito ni Bernard Elnor, naikuyong niya ang kanyang mga kamao sa tuwa at nagpakawala ng ilang suntok sa hangin. Kung hindi dahil sa takot na lumabag sa mga alituntunin, ilang beses na siyang umungal para ipahayag ang saya ng kanyang puso. Tumingin si Warnia sa kanya sa oras na ito at ibinuka ang kanyang bibig upang magtanong. Hindi, 016, maaari ko bang tanungin kung handa ka bang bilhin itong huling rejuvenation pill sa presyong 72 bilyong dolyares? Payag ako, sabi ni Bernard Elnor nang walang tigil na pananabik. Pakibigay sa akin ang numero ng telepono at aayusin ko ang pagbabayad ngayon. Tumango si Warnia at nagsalita, hindi, 016, dahil kinumpirma mo ito. Tikas na ikaw ang unang nasa linya na bumili ng rejuvenation pill. Sa pagsasalita dito, idinagdag ni Warnia, gayunpaman, ang may-ari ng rejuvenation pill ay nagkumpirma ng isang bagay sa akin. Itong rejuvenation pill, sino mang bibili nito sa lugar ay magbabayad ng eksakto ayon sa presyo ng isang matagumpay na bid. Tanging, kailangan mo pa rin gumawa ng isang round of allotment para mabili itong rejuvenation pill.
Isa pang allotment. Halos malaglag si Bernard Elnor habang sumisigaw. Dalawa sa mga tauhan mo ang naglaan na sa akin ng mahigit 300 milyong dolyar ng mga kalakal noon. Bakit gusto mo pa akong maglaan ng mga gamit? Medyo nagulat din ang audience sa eksena. Hindi pa nila narinig ang tungkol sa kahilingan na itugma ang mga kalakal. At nagtaka kung bakit bigla nilang hinahayaan ang 016 na tumugma sa mga kalakal ngayon. Gayunpaman, kapag gusto ng maraming tao na ipahayag ang kanilang kawalang kasiyahan para sa no. 016. May biglang nakakilala sa kanya at bumulong, si 016 Bernard Elnor, diba? Siya ang inventor ng lottery dispensing system. Maya-maya, may sumagot. Oh my God! Siya talaga! Ang aking asawa ay nagbigay ng 10-10 milyong euro sa kanyang mga tindahan ng tatak. Sabi ng iba, ang taong ito ay may napakasamang reputasyon sa negosyo at pinagalitan dahil sa kanyang sistema ng dispensing. Kung hindi dahil sa sistema ng pamamahagi, hindi siya ang pinakamayamang tao sa mundo. Hindi ko akalain na siya na ang mamigay ng mga paninda ngayon. Anong sakuna ang ginawa ng sarili? Sa puntong ito, may sumagot, hindi ba kayo masyadong lumalayo? Ano ang kinalaman nito sa kanya? May sumimangot, malubha ka ba sa ulo? Sa tingin mo ba ang pamamahagi ng mga kalakal ay sariling pag-uugali ng tindero? Kapag lumabas ka para bumili ng isang tasa ng kape, bakit hindi ka hiniling ng waiter sa coffee shop na ibigay ang mga paninda? Bakit pinahintulutan ka ng tindahan ni Bernard Elnor na ibigay ang mga kalakal? Ang ganitong uri ng pandaigdigang uniforming naka-bundle na patakaran sa pagbebenta, kung siya, ang boss, ay hindi nagbigay ng utos ng personal. Sino sa ilalim ang mga ngahas na maging walang ingat? Tama iyan. May biglang nag-echo. Kumikita siya ng 10-10 bilyong dolyar sa pamamagitan ng pag-asa sa isang masamang sistema ng mga bundle na benta tulad ng isang pamamahagi. At oras na para matikman niya ang sarili niyang kahihinatnan ngayon. Sa sandaling ito, si Warnia, na nakaharap sa pagkamangha ni Bernard Elnor, ay mahinang nagsabi. Hindi, 016, ang system ng allotment mismo ay ang iyong promosyon, kaya marami sa iyong mga brand ang matatag na nagpapatupad ng system of allotment. Kahit gaano ka kalabanan ng merkado, gagawin mo ang gusto mo at igiit hanggang dulo. Kaya sa pagkakataong ito ang may-ari ng rejuvenation pill ay nagdikta rin na dapat kang bigyan ng espesyal na paggamot. Sa pagsasabing idinagdag niya, bukod dito bago mo hayaang maglaan ng mga kalakal, ito ay para sa kwalipikasyon sa paglahok sa auction. Ngayon hayaan mong maglaan muli ng mga kalakal, ito ay para sa iyo na bumili ng pill, ito ay dalawang magkaibang yugto, hindi dapat paghaluin. Kung gusto mo itong rejuvenation pill, dapat mong tanggapin ang allotment. Kung hindi, ang pill ay hahatiin sa apat na bahagi at patuloy na isusubasta on-site. Siyempre, maaari ka ring magpatuloy na lumahok sa auction sa oras na iyon. Ngunit kailangan kong ipaalala sa iyo na kung ikaw ay matagumpay sa auction, kailangan mo ring tanggapin ang parehong pamamahagi.